Ang topic natin ay about how to buy shares in the Philippine stock market. So, syempre, alam na natin na importante na nag-i-invest tayo, and for our long-term goals, the stock market is one of the best places to put our money. And a lot of information that you see online, hindi masyadong nag-delve into the details of buying shares. Usually, ang ibibigay lang na tip is ganito dapat yung i-consider mo pag bibili ka ng isang company sa stock market. Tingnan mo yung technicals and fundamentals, etc. Pero yung actual buying na process, ano nga ba? Okay? So, yun yung ipapakita natin ngayon sa inyo this afternoon. So, pagdating sa stock market, kailangan meron kang account sa isang stock broker. So, let's just say that this is your account. Wala ka pang stocks and you have 25,000 pesos na balance dun sa stock market account mo. Usually, magdedeposito ka eh. Popondohan mo yung account mo. And pagpondo mo ng account mo, hindi pa ibig sabihin naka-invest ka na sa stock market. Nilagyan mo lang ng pera yung wallet mo, pero wala ka pang binibili. So, bibili tayo ngayon ng stocks. Pagdating sa pagbili ng stocks, isa sa mga hindi masyado nadidiscuss pero very important to understand is yung board lot. So, pagdating sa board lot, ano ba yung board lot na yan? Ang rule is you can only buy and sell shares of a company in multiples of the tick size, which is the price, and lot size, which is the quantity. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng bumili ng tatlong shares ng Jollibee for 10.50. Parang ganyan, no? So, merong specified na board lot. Ibig sabihin, merong specified multiples na number of shares and yung price na pwede. So, ito yung board lot ng Philippine Stock Exchange. So, hindi ko nasasabihin lahat yan, but let's go to some examples. So, yung PLDT o yung TEL, ang, let's just say, ang price niya ay 2,030 pesos. Hindi updated yung prices nito, no? Siyempre, nagbabago-bago. During the time na ginawa ko itong PowerPoint presentation na to, 2,000 pesos and 30, 2030 ang price ng PLDT. Matagal na itong sinishare kong presentation na to be honest. I've been doing stock market seminars since 2010. So, pasensyahan nyo na hindi updated yung price, but that's not actually relevant sa lesson natin. So, the price of PLDT is 2030. Sa board lot table, hahanapin nyo yung price range. So, naka-indicate sa arrow, no? Yung from 2,000 to 4,999, hindi 98, 99. Ang tick size niya is 2 at ang lot size is 5. Ibig sabihin, nung tick size, you can only buy shares of PLDT sa price na multiple of 2. Ibig sabihin, even number to be simple about it. So, hindi ka pwedeng bumili ng PLDT shares ng 2,031 pesos. Dapat 2,030 or 2,032 or 2,034, etc. Tapos, yung lot size, yun yung number of shares na pwede mong bilhin. Minimum 5 shares. Pero hindi ka pwedeng bumili ng 6, hindi ka pwedeng bumili ng 7. Kailangan 5 or 10 or 15 or 20, etc. So, yun yung ibig sabihin ng board lot. Another example, Ayala Land or Ali. Ang price niya is 33.35. So, naka-indicate sa arrow yung range ng price. So, from 20 to 49.95, ang tick size is 0.05 at ang lot size ay 100. Meaning, kailangan 5 cents, multiple ng 5 cents yung price nung stock na bibilin mo. So, pwede kang bumili ng Ayala Land shares ng 33.35, 33.40, 33.45. So, hindi ka makakabili ng 33.38. No? Hindi pwede kasi hindi yun yung tick size niya. Sa lot size naman, minimum 100 shares. 100, 200, 300, 400 shares. So, habang nagbabago yung price ng isang stock, nagbabago din yung tick size at saka yung lot size. Kaya, importante na meron tayong kopya ng board lot. Hindi nyo na kailangan i-memorize, but as you buy and sell shares in the stock market, eventually
maano mo yan eh, magiging familiar na sa'yo. But ako mismo, hindi ko siya memorize by heart. Meron akong kopya niya na nasa notepad ko. Kasi nga, minsan may bago kong company na gustong bilhin. So, chinecheck ko na lang sa board la table kung ano yung tick size at saka lot size niya. Okay? So, I'm going to show to you the interface of Call Financial. So, sa Call Financial, pag nilagay mo yung stock code, meron kang quotes. Yun yung tawag niya, no? Q-O-U-O-T-S. And pag tinignan mo yung PLDT, so ito yung makikita mo. Specifically, yung part na to, yan yung pinaka-importante. And i-zoom in natin. Wow. So, kunwari, zoom in. Ayan. So, yung quotes table, makikita natin dyan, merong bid, tapos merong ask. Tapos doon sa bid, merong size and price. And doon sa ask, meron din price and size. So again, pansinin ninyo sa tick size, as a price ng PLDT, ang tick size is 2. So makikita mo doon sa bid price at saka sa ask price, puro even number siya. Puro multiples of 2 ang price. Diba? Tapos sa lot size naman, makikita nyo rin dun sa bid size at saka sa ask price, puro multiples of 5 din. Kasi yun yung rule. Kailangan multiple ng tick size at saka lot size yung bibilhin mo or ibibenta mo. Ngayon, ano yung number na nasa gilid? Yung dun sa bid size, merong 1, 2, 1, 2, 1. Yan. Yan yung number of people who are in line. Okay? So, imagine niyo yung bid column, yan yung nagbibid, yan yung mga gustong bumili. Tapos yung ask, yan yung mga nagbebenta. So, dun sa bid column, dun sa pinaka ayan, ano natin no? Yan. Dun sa pinakauna, merong isa na gustong bumili ng 385 shares ng PLDT for the price of 2,048. On the other side naman, yung ask na columns, merong 7 na tao na gustong magbenta ng 16,660 shares ng PLDT at the price of 2,050. So isipin nyo yun, merong isa na gustong bumili ng 2,048, pero merong 7 na nagbebenta at 2,050. So, mas maraming nagbebenta, 16,660 shares yung binibenta, 7 silang nakapila doon, versus sa isa na gustong bumili ng 2048. Bakit sila yung nasa taas nung row? Kasi yung iba, ano na siya, yung sumunod, yung number 2, for example, 405 shares, pero 2,044. Mas mura nila gustong bilhin. So, syempre, less priority sila. Ang priority sa bid column ay yung mas mataas yung bid. So, 2,048 yung nasa unahan. Tapos, syempre, dun sa ask, yung pinakamura na selling price, yung ask price, yun din yung nasa una. So, ang stock market, nagmamatch lang yan. Minamatch siya. So, at this point, walang nagmamatch kasi yung gustong bumili 2048, yung gustong magbenta 2050. So naghihintayan 'yan. And 'yan yung isa sa mga hindi masyadong na emphasize pagdating sa stock market, no. Merong point na nagpapakiramdaman. Syempre hindi mo alam kung sino yung mga 'yan. Basta alam mo lang may 7 na tao na nagbebenta tapos may isang tao na gustong bumili. So, ang nangyayari dyan, merong isang side na pwedeng biglang mag-give in. So, for example, yung nasa bid, no, si 385 shares na gustong bumili ng 2048, iisipin niya na maghihintay ako kasi 7 sila gusto magbenta ng 2050. So, kung atat na magbenta tong mga to, hindi na yan maghihintay. Pwede niyang ibenta ng 2048, isi-sell down niya. So, pwede nilang, isa doon sa mga 7 na nakapila, pwede niyang ibenta, pwede niyang i-cancel yung sell order niya ng 2050, tapos
gumawa siya ng bagong sell order na 2048. Once gawin niya 'yon, magma-match 'yon do sa 2048 na bid price nung ano, do sa bid column, and then mag-go through yung transaction. So, 'yan yung dynamics ng bid and ask table. So, medyo hintayan, pero once na merong nag-match, I would say immediately nag-execute siya. Pero minsan kasi hindi immediate. But yun, mag-execute yung order. So very important yan kasi you have to know kung nasaan yung volume. So in this case, yung volume kasi nasa volume meaning yung maraming shares na binibenta at saka maraming tao. Yung volume is nasa ask. So ibig sabihin maraming gustong magbenta. Pwede bang tanggalin natin? Ayan. So, maraming gustong magbenta. Meaning, may tendency na bumaba yung price ng stock kapag mas maraming gustong magbenta. Kapag mas maraming gustong bumili, mas mataas yung numbers dun sa bid columns, ibig sabihin, may tendency na tumaas yung stock price. Kasi maraming gustong bumili, eh, pipila ka ba kung gusto mo talagang bumili? Siyempre, gusto mong mauna, you will bid a higher price hanggang sa may ma-match ka na ask price. Okay? So, I hope may malinaw yan. But in any case, gawa tayo ng, ano, ng illustration, more detailed illustration. Bili tayo ng Ayala Land. Ayan. So, ito naman yung ano, bid and ask table ng Ayala Land. So, again, yung bid, ito yung list of people who wants to buy. Tapos yung ask, ito yung mga tao na gustong magbenta. In our case, ang highest bid is 33.35 and yung lowest ask is 33.4. So again, hindi siya nagmamatch, no? Kasi nga, nagpapakiramdaman pa yan. But yan. When you want to buy a share, you will give an order, di ba merong buy order or sell order, to your stockbroker telling them how many shares and at what price do you want to buy. So, tatanungin sa'yo, anong price mo gusto bilhin? At ilang shares. Ngayon, assuming that you don't want to get in line and wait, kasi kapag naglagay ka ng buy order at 33.35, which is yung lowest na, ay yung highest na bid price, pipila ka, naka, ano yan eh, naka in order. No? Kung sino yung unang naglagay ng bid, siya yung nasa unahan, tapos yung mga huling naglagay ng bid, siya yung mga nasa huli. So pag nag-execute yung mga orders, pag may nagmamatch, inuuna yung mga first na naglagay ng orders. Kaya yung iba, umaga pa lang, no? Nasa pre-open pa lang, naglalagay na ng order para sila yung nasa unahan ng pila. Pero assuming na ayaw natin pumila, ang solution dyan is you make a buy order equal to the lowest ask price. So pwede kang magsabi na bibili ako ng Ayala Land shares at 33.40. So pag ginawa mo yung buy order na yon na 33.4, immediately magma-match yun dun sa lowest ask price, ma-execute yung order. Mauunahan mo yung mga nakapila na 33.35, 33.3, mauunahan mo sila lahat kasi mas mataas yung bid price mo. Okay? So assuming ayaw natin pumila, ayaw natin maghintay, so, yung buy order natin will be at 33.4. Yan. The board lot of Ayala Land is 100 and our cash balance is 25,000. So, this means ilang shares ng Ayala Land ang mabibili natin. So, ano yung maximum number of shares na pwede natin bilhin with 25,000 pesos? That is 700 shares. Hindi ka makakabili ng number of shares na hindi equal sa multiple ng board lot. Hindi ka makakabili ng 750 shares at the current price of Ayala Land. So 700 shares times 33.4 plus fees and taxes, that will be equal to 23,448.97. To discuss yung mga fees and taxes, so again, this is a call financial. Other stockbrokers will have a different commission, and ang ano diyan, ang fix lang naman kasi diyan is yung VAT, yung PSE transaction fee, tsaka yung Securities Clearing Corporation
of the Philippines na fee, no? So 12%, 0.005%, 0.01%. Yung commission na 0.25% of the gross trade amount, nag-iiba-iba yan sa stockbroker. So you have to ask your stockbroker kung ano yung kanilang commission. But this is for buying. Ngayon, kapag selling, they will apply the same fees plus a sales tax. So number of shares times price times 0.005, merong additional na sales tax. So anyway, ito ngayon ang makikita mo sa account mo. So again, hindi mo magagamit yung buong 25,000 pesos mo kasi nga mayroong board lot na nagli-limit ng number of shares na pwede mong bilhin. Tapos, binili mo siya at 33,400 shares. Ang total market value niyan is 23,380. So kung i-divide mo yon sa current price niya, makikita mo yung average price is 33.5. Yun yung pang-apat na column. Simply put, kung medyo nakakalito to, ang interpretation ko dito, immediately after buying the stock, yung loss na 68.97, yan yung binayaran ko na taxes and fees. Yeah, okay? Tapos, yung 33.5 na average price, ang perspective ko dyan is 33.5 ang quote-unquote break-even price ko. So, since binili ko siya ng 33.4, kung gusto ko maka-break-even, dapat mabenta ko siya at 33.5 or higher. So, bakit ganun? Mas mataas yung break-even? Kasi nga may mga fees and taxes ka na binayaran. So, syempre, kailangan mong bawiin yon. Which means, hindi ka talaga pwede na pagka bigay mo ng buy order, na-execute, nagbago yung isip mo, ay hindi, wag na lang, isi-sell mo siya ulit. Hindi, luging-lugi ka nun, no? So, binili mo ng 33.4, you will have to wait at around 33.5 para mabenta, para at least break-even. But of course, napakaliit nung target price mo na 33.5. So, kung ako yan, let's just say na 5% na profit, so that will be around 34 pesos siguro. So assuming I'm trading, no, so 33.4, probably I will set 34 pesos or 34.1 pesos, no? But if you're investing, tingnan mo kung ano yung long term na prospect ni Ayala Lands. Again, I'm just assuming here, no? So pwedeng ang target price mo for Ayala for long-term investing, pwede sigurong 50 pesos or kahit na 100 pesos. But again, that already depends on your financial goal. But yan ngayon yung nangyayari sa account mo. Meron kang matitirang cash balance sa 1,551.03 kasi yan yung sukli mo dahil hindi mo nga magagamit yung buong 25,000 pesos. And which brings us to the dun sa sinasabi nila na 8,000 peso rule, no? Kasi pag bumili ka ng shares, at least 8,000 pesos para ma-maximize mo yung purchase mo. Hindi ka natatalo dun sa mga fees and taxes. Okay? So, kung bibili kayo ng stocks, at least 8,000 pesos worth of shares yung bilhin nyo para minimize yung taxes and fees nyo. Pero para sa akin, mababa pa rin eh kahit na 10,000 pesos a month kasi nalilimit ka din nung board lot. So, depende na sa price ng stock. Kung yung price ng stock mo is less than 100 pesos, I would say na okay yung 10,000 pesos na kinukos averaging mo. So, every month, you buy 10,000 pesos worth of shares of a stock. Assuming na ang price na is less than 100 pesos. Pero pag katulad ng Jollibee na 200 pesos na or yung PLDT na 1,000 plus pesos na, parang lugi ka or hindi maganda na ipang cost average yung 10,000 pesos lang. Kasi mapapansin mo, every month, you'll just be buying the same number of shares. Hindi masyadong gagalaw yung number of shares na nabibili mo every month because nalilimit ka ng board lot. So, the higher the price of the stock, the higher the amount na dapat pinangkocost average mo sa kanya para merong variation yung merong movement yung number of shares na nabibili mo. And that will really take advantage of
yung peso cost averaging strategy. Kasi pag bumababa yung price, kahit na maliit lang yung baba ng price, na nagbabago yung number of shares na nabibili mo. So sa Philippine stock market, from currently it's operating from 9 a.m. to 3 p.m. and meron siyang different phases. So may pre-open ng 9 a.m. Ibig sabihin nito, pwede ka na maglagay ng mga orders pero hindi pa siya may execute. So sa 9:15, yung mga na pasok mo na buy or sell order, bawal na siya i-cancel hanggang sa mag-open na siya ng 9:30. So pagdating na 9:30, lahat ng magmamatch na order i-execute. Tapos by 12 p.m. may recess, babalik ng 1 p.m. Pagdating ng 2:45, magko-close siya. Ibig sabihin, you can still put mga buy and sell orders by that time ng 2:45, pero ano na yon, parang last call. By 2:48, bawal na i-cancel yung mga nailagay mo na mga orders kasi i-execute na siya, i-match na siya, kung ano yung mga end of day na orders, mawawala na, tapos magku-close na yung stock market by 3 p.m. Okay? So kung maglalagay ka ng order, dapat pwedeng as early as 9 a.m. pero dapat before 2:45 na ilagay mo na rin yung mga orders mo. Okay? So yun yung rule natin sa Philippine stock market. Okay, so that's basically our run through ng how to buy shares in the Philippine stock market, yung technical side. Of course, bago ka bumili ng company, kailangan pinag-aralan mo yung kanyang technicals and fundamentals and make sure that whatever company you're buying is aligned with your strategy and with your financial goals. So, kailangan meron kang investing plan or meron kang trading plan. Okay? So, that's our topic of the day. And I hope ay may napulot kayong lesson, especially doon sa mga baguhan sa stock market.